Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the people. Mabuhay! 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 Dugong moro kung ituring ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nananalaytay sa kanya. Kaya't hindi nakapagtataka na isa sa kanyang mga prioridad ang kapakanan nila. Patunay dito ang kanyang paglagda ng Bangsamoro Organic Law upang mapalawig ang otonomiya sa Muslim Mindanao. Bisitahin natin ang katuparan ng pangako para sa kapayapaan at kaunlaran ng pamahalaang Tatak Duterte dito sa tahanan ng pananampalatayang Islam sa Pilipinas, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And I want the barn to really evolve into something that is a functional regional autonomous government. Ngayon na. Bilang magsasaka, ako po ay nangangarap din para sa sarili, lalo na po sa aking pamilya. Lubos po namin tinatanggap ang aming mga titulo. Bilang kapalit sa sipag niyo, nakamtan namin ang mga pangarap naming naging isang land owner din po. Kami po ay nangangako na aming alagaan at palalaguin pa ang aming mga lupa. Maging katuwang din po ng gobyerno sa usaping agrikultura. Sana po, hindi kayo mapagod sa pagtulong sa amin sapagkat kailangan namin kayo. Ang kaso niya bay, dapat niya ipis pa namin ya, na kapasangan kami po. Uy, kagina, kunaso na komisyon niya ba pispan? Masuk na nakakuha ni ginabuhay namin. Ana kancukusukul sa kanumapar ka inggang kami nin sa masuk na pero walidzaki. Kagi na di makumi kuha namin sa niyaw kena sabab sa mapar. Masla, kagi na kagi sanso kabagay numarakal po sa niya na nadi mo sa mga kuha na niya ni masuk na mapimanggiginaw niyan sa nakain tanong po sa niya yung mga tao iya. Ibis pa na, may ataw bumba. Magkakuha na po ni Kinoto. Ang ilang dekadang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga kapatid nating Muslim sa Barm na tuldukan sa panahon ni Pangulong Duterte. Nang magkaroon na ng negosyasyon, magkaroon na ng peace talk, unang napanaanin namin ang pagkakaroon
paghinto ng pag-evacuate. Magkaroon na ng resulta ng negotiation na tahimik na, wala na yung mga hindi nangyari sa amin, hindi makatulog, pati yung mga bata laging umiyak, takot sa mga naging pobya pa sila sa mga putukan. Nang magkaroon, nahinto na ang putukan. Nagsibalikan na kami dito sa area, nagsimula na kami magpatayo ng mga bahay, nagsiwi na kami dito. Yung farmers, sinusuporta na sa pag-farmers, yung mga negosyante, ganun din. Nanumbalik talaga yung mga karapatan ng tao at saka yung mga custom and tradition namin na hindi namin magamit noon. Dahil sa gira, ngayon nanumbalik talaga yun. Kaya yun, gusto namin talaga na makontinuous na ito. Before the signing of the final peace agreement before, is napakagulo dito sa amin. Patayan dito, patayan doon. Which is we cannot avoid because that time, hindi kontrolado ng gobyerno ang mga tao. Lalo na yung mga lawless people, no? So after the final peace agreement, doon natin nakita ang unti-unting pag-unlad ng ating lugar. Kasi neglected talaga siya, lalo sa mga remote areas. Kaya nga sabi ko, ngayon nandito na tayo sa Bangsa Moro government natin, sa tulong ng ating magiting na Pangulo, eto tayo ngayon. May peace, may progress, may development. And itong Bangsa Moro government ngayon, maganda rin yung atin. Kasi, kumbaga, yung mga remote areas na hindi na-reach ng kaunlaran, ngayon, nag-reach out din sila. Which is, we are thankful kahit papano, nabibigyan nila ng ano yung pansin ng mga nasa remote areas. And hopefully, with this, sana tuloy-tuloy na. We are all committed, the 80 members of the parliament are all committed to work for the welfare and well-being of the Bangsa Moro. The previous dispensation is much different from now because today we enjoy relative peace and security in the area. Now it is different. Even areas which are not accessible before are now being developed as a tourist attraction. Ngayon, medyo mabuti na ang pamumuhay, medyo nawalan ang gulo. Sikapin natin na lahat tayo magkakaintindihan, magmamahalan para mapaunlad ang ating bahayan, mapaunlad ang ating kabuhayan at saka lalo tayong magiging close sa lahat ng mga klase ng tao. Ayaw na talaga namin ang gulo. Gusto namin mabalik talaga na tayong mga tao sa mundo magmahalan. Tinaguri ang Land of Promise ang Mindanao dahil sa angkin itong natural na yaman na makatutulong sa kabuhayan ng mga tao at sa ekonomiya ng buong bansa. Dahil sa pagkakatatag ng BARM, inaasahang tuloy-tuloy na ang pag-unlad. And to President Duterte, I think this is the best gift that your presidency can give to our people. No other president have thought of solving these injustices committed against the Muslims. No other president has thought of this sincerely. It is only you who came up, even risking your name and your presidency to solve this problem. And we are forever indebted to you, Mr. President. From dreams to reality, sa panahon ni Pangulong Duterte, nagsimulang matamasa ng mga Pilipino sa rehiyon ng Bangsa Moro ang katahimikan at unti-unting pag-unlad ng buhay. Bagay na akala ng lahat noon, mukhang imposible nang makamit. Ito ang legasiyang iiwan ng pinakauna at natatanging Mindanawan na Chief Executive ng Republika ng Pilipinas ngayon. Ito
ang Duterte legacy. Yeah.